Philippine President Rodrigo Duterte has declared a lockdown of the capital, Metro Manila. Philippines has announced a lockdown of the entire Metro Manila area to help contain the spread of COVID-19. Mandatory na ang pagsusuot ng mga face mask at face shield sa lahat ng pampubliko at pribadong establishmento sa Cainta at Taytay, Rizal. Napakahirap ng buhay. Kung walang magbibigay, minsan wala talagang kain. Wala akong mapunta, wala akong matakbuhan. Kakaya naman sa mga kamag-anak namin eh. Ngayon, punong-puno na po kami ng utak. Magtiis lang kayo ng punti. Meron akong bakuna. Ano ang ginagawa mo o ano ang pinagkakabalan mo bago magsimula ang pandemic? Mga panahon yun, nagkukwentuhan kami ng mga klase namin kung anong nangyari sa darating na pro. Ngunit di inaasahan na sinabi na hindi ito matutuloy dahil nasa COVID. Actually, before pandemic, napakaraming bagay ang nagkakabalan na sulit bago mangyari yung pandemic na hindi inaasahan. At taong plaza ako noon, marami activities dito sa Victoria bago binabaan ng gobyerno yung memo na ipapakansel ang lahat, including yung night to remember na sana mararanasan namin. At yung sa huling sandali ng magiging malaya sa dating normal ay nandito lang ako sa plaza noon at pauwi na ako nung alaman ko. Marso 2020, nung pinatupad ang lockdown sa buong Pilipinas, isang pangyayari na hindi inaasahan ni naman. Ito ang naging sanhi ng pagmamala ng trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, online learning, at pagkamatay ng libu-libong tao. At para sa ating pangalawang katanungan, paano tayo makakatulong sa gobyerno upang tuluyang mawalan o mabawasan ang kaso ng COVID-19? Actually, yung paglaban sa COVID pandemic ay isang long-term process. Ang magagawa natin bilang mamamayan ay sumunod sa safety protocols. Magsuot ng face mask, lumabas kung kinakailangan lamang, at higit sa lahat ay observe social distancing ay lamang. Bilang isang kabataan, ako ang magiging example para sa pagsuot ng face mask and face shield. At lalong-lalo na para huwag paglabas ng bahay. Sabi nga nila, ligtas ang may alam. Ano nga ba ang mensaheng nais iparating ng mga Victorians? Ugaliing alagaan at protektahan ng ating sarili. Kaligtasan ng bawat isa. Ang pag-aalaga ng ating mental health habang nandito tayo sa ating mga bahay. Mahirap man ang aming kalagayan, patuloy pa rin kami sa aming pag-aaral para sa isang magandang kinabukasan. Hindi na kailangan ng kahit anong pagsubok, isang kabataan may pangarap. COVID ka lang. Tama nga naman, COVID ka lang, Pilipino kami. Kaya naman ugaliin ang pagsunod sa mga minimum health protocols katulad ng suot ng face mask, pagsuot ng face shield, social distancing, at ugaliin pagdala ng alcohol. At sa paraang ito, matatapos at magtatagumpay din tayo. Kaya naman,